So for today, tayo ay magre-react sa nakalipas na Senate hearing tungkol sa issue ng red tagging. Ano nga ba ang kailangan nating matutunan dito at ano ang kailangan marinig ng ating mga magulang at lalo-lalo na ng ating mga kabataan. So watch out, be ready, let's react! What up guys, Char from ghesai TV, back another episode of Reaction Time. At yun nga po, bago tayo mag-start sa ating topic, look at the graphs. Ang nakikita nyo dito, 87% sa inyo guys ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel. So again, kikiusap po ako sa inyo guys na i-click nyo ang subscribe button dito at ang notification bell para kung kilala nyo si Mr. Beast. Ayan, nakikita nyo ang kanyang mga videos. Sa awa at tulong ng Diyos, magawa natin itong mga ganitong klase ng content para makatulong tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Inuulit ko guys, please kindly support my channel and subscribe. Okay guys, going back sa ating topic. So, babalikan lang natin yung Senate hearing. So, I think this is part 2 na i-cover natin to. At doon sa unang episode natin doon sa about this topic is pinakita doon kung paano ang style ng recruitment. So kahit paano, magkaroon idea ng mga kabataan natin at ang ating mga magulang kung paano ingatan ang ating mga college students. So ngayon naman, meron na naman ulit na hearing at kinuha ko na dito yung mga essential na information na I think makakatulong sa ating mga parents, sa ating mga kabataan na marinig natin kung paano tayo dapat mag-ingat. Lalo-lalo na ulit, inuulit ko sa mga magulang, pakinggan nyo ito at sa ating mga kabataan, huwag po kayo mapapadala sa mga ganitong style kasi baka po hindi nyo alam na lalagdag na po kayo sa patibong na ginagawa ng mga rebels na to. Let's watch! Sa simula ng salaysay mo kanina, it struck me dahil sinabi mo si Mr. Joma Sison, saksakan ng sinungaling, di ba? Okay. Saksakan ng sinungaling. Lie through his teeth so easily or with ease. That's how you describe him. Okay, bigyan lang natin ng konteksto guys kasi nasa bandang dulo na itong clip na ito. So sinasabi dito ni Senator Pamphilo Lacson, nire-recall niya na sinasabi ni Mr. Jeff Veselis na napakasinungaling daw po ni Mr. Joma Sison dahil ang pinag-uusapan dito is itong clip na ito. Ayan, nakikita niya dyan na sinasabi niya di umano dito ang mga grupo kung saan di umano siya mismo ang nag-red tag sa mga grupong ito, sa Makabayan, sa Kabela. Ang nangyari po is dinedenay po ito ni Mr. Joma Sison kasi allegedly clip lang daw po yun at hindi po yung buong konteksto. So let us be fair, ano ulit sa channel natin, lagi tayong batas dito. So titingnan natin to in A and B side. At sige, pagbigyan natin for the sake of argument, baka nga naman talaga kulang. So ano ang respond dito ni Mr. Jeff Veselis? Let's continue. So now, my question is, could it also be possible that he was lying when he was red tagging the Makabayan, Gabriela, and so forth and so on? He is not lying there, he is bragging. Nagyayabang siya, hindi siya nagsisinungaling. Because he want to impress to Europe that there is a very broad revolutionary movement na dulas ang dila niya, na sobrang pagyayabang niya, tuloy na expose niya ang itinayong nilang So may kita niyo dito guys to, yung pagiging, in fairness naman talaga, hindi biased si Senator Pamphilo Lacson. Kahit pagamat galing siya sa kapulisan, tinatry niyang i-balance yung mga statements. Kasi nga, ito nga, sinasabi niya na parang, kung sinasabi mo pala sinungaling si Mr. Joma Sison, baka naman doon sa sinasabi niyang paglalagay nung pagtatag niya di ubano sa mga party list, baka namang kasinungalingan din yun. So kahit paano, nakikita ko yung pagiging balance dito ni Senator Pamphilo Lacson. Let's continue. Because you describe him as a like a pathological liar, di ba? Sabi mo nga, tinanong diretso, tanggi kagad. So, it just occurred to me, all of a sudden, baka nagsisinungaling din siya doon sa kanyang pagtatag. So, that's all that I, would you like to respond? Mr. Chair, yeah. Mr. Chair, I saw that video on YouTube as well. I don't think we have the full footage already because that was in 1987. But my interpretation of the, I don't know if that was a lecture by Joma Sison, is that precisely he was making a distinction between the armed revolutionary movement. Ito yung sinabi niyang CPP, NPA, NDF, and the legal democratic forces, which are not armed and which operate in the legal arena. So I think, Mr. Chair, by making that distinction, Joma Sison is not saying that the CPP is controlling everything. In fact, sinasabi niya, hindi nga nila kayang ipanalo yan eh. And so there is that legal democratic forces that they also have to contend with. And then I think it is important not only for him, but for us as well to make that distinction. Otherwise, kaya sabi nga ni Ka-Eric, lahat na ho ng sector, in-infiltrate na ng CPP. Where do we draw the line?
So parang ano, Hydra lang yun. Parang Hydra sa Marvel. Where do we say that these religious people helping workers are just religious people or helping workers and not CPP operatives? Kasi sa totoo lang, may mga taga Philippine Military Academy nga na nag-NPA eh. So, mm-hmm. so that distinction, Mr. Chair, is, I think, important. And I think that was what Joma Season did. So may police din? When Vic Corpus and eventually Tagamulila, current Lieutenant Tagamulila, defected to the NPA, would that make the PMA a recruiter of the NPA? Mm. So anyway, Senate President was... In fairness, nakikita mo dito kahit paano yung pagiging balanse. Yung sinasabi dito ni Mr. Teddy Casino, in fairness naman, let's be fair dito, na parang ang sinasabi nila, lahat naman halos ang claim ng mga to, ng gobyerno, ng military, inapasukan na sa itong grupo. So paano nga naman natin madidistinguish? Tapos nagbigay siya ng example na yung meron nga din daw na taga PMA din na bumaliktad at naging from police, naging ano naman siya, naging NPA naman siya. So again, nakikita mo yung fairness naman ni Senator Pamphilo Lacson na sinasabi niya. So ibig sabihin nga naman nun, porket din galing din sa amin, sa police kapulisan, ibig sabihin recruiter na rin sila. So maganda yung analogy dito ni Mr. Pamphilo Lacson at nakikita mo dito yung pagiging balance. Again, inuulit ko dito, ang opinion natin dito, totoo naman yung inaaray nila. Hindi naman porket nang galing sa isang area o sa isang grupo, automatic, kontrolado na yun ng isang terorista. Pero again, marami itong kasukasuhan, no? So let's continue pa. I think there's something that we need to answer, no? If that is the logic, ano mm-hmm. nga, baka naman yung sinasabi ni Joma Season, hiwalay yung sinasabi niya at saka sa revolutionary movement na gusto niya or yung sa NPA or CPP. Why is it that the resource persons that we have here, former rebels, documented former rebels, ang pinagdaanan, hindi diretsong NPA-CPP. Ang pinagdaanan, either nagkabataan party list or yung LFS o yung mga sinasabi na movements ni Joma Season. I think that's what we need to answer. Ayan. In fairness again kay Mr. or kay Senator Soto, nakuha niya yung tanong. Ito yung magandang tanong eh, kasi kanina pinag-uusapan, paano natin madidistinguish nga naman kung sinasabi natin na infiltrate na yung iba't ibang mga grupo. So ang sinasabi dito ni Senator Vicente Soto, na ang nakapagtaka lang, based sa mga witnesses natin na umaamin na galing sila sa NPA, hindi naman sila na-recruit automatically sa NPA. Lahat sila may pinanggagaling ng grupo at yung mga grupong to, paulit-ulit na sila lang yun. Wala ka naman siguro narinig na bread to, Bible society na bigla naging NPA. Parang hindi siya normal na hindi mo siya pangkaraniwan narinig. Ang madalas mo marinig, makabayan, Gabriela, kabataan pa, mga ganon. So parang logical naman yung tanong ni Senator Soto. So in fairness, tama yung tanong. Let's see yung sagot. Mr. Chair, alam niyo po, ang NPA nagre-recruit yan among the idealistic sectors of our society. And of course, their first priority for recruitment would be precisely the activists. Kasi ito yung tingin nila kayang mag-sakripisyo and devote their full time to these kinds of activities. Ang target talaga. I mean, it would be strange for them to be recruiting from the business sector. Although I think they are also doing that. But, that is the nature of the revolutionary movements. Hindi lang po sa Pilipinas, I think all over the world. All the revolutionary movements, of course, they recruit primarily from these kinds of cause-oriented groups. At hindi na po bago yan. Hindi naman natin tinatanggi na may recruitment talaga. I mean, if their experiences are to be believed, at di naman namin mapapasubalian. But I think, ang point namin dito, that does not mean that the organizations kung saan nagre-recruit ang NPA, sasabihin na natin, mga front yan, o mga bahagi na rin ng armado yan. That is a dangerous assumption to make, Mr. Chair. I think that is the all right. So, pagkakaitid ko sa sinabi niya, it is unfair daw na bagamat sa hanay nila may nanggagaling, automatic pang front na kami. So, for me, ang opinion natin dito, hindi natin siguro masisisi kasi nga naman, for the military, nakakapagtaka nga naman na bakit lagi sa inyo. Bagamat wala pa sila ebidensya, kung may ebidensya sa siguro, baka yun, magkaroon ng demandahan sa korte. Pero however, for me, hindi ko masisisi ang military kung bakit ganun sila mag-isip. Kasi nga, based sa history, sa kanila nang gagaling sa mga grupo nila. And ang sinabi rin dito ni Mr. Teodoro Casiño is, ang target is yung mga aktivista. So, again,
pakinggan niyo yung sinabi niya from himself na na ang target ng mga terorista is yung mga aktivista. So, tinyo. In that case, no, if what you're saying is accurate, no, if what you're saying is accurate, then General Parlade's warning is correct. It has value. Huwag ingat yung mga sumasabi kasi doon tumatarget ng NPA. Doon sa sinasabi mo na siyempre sa mga aktivista sila mag-iimbita. Hindi sila mag-iimbita direkta from just the public. Diba? Following your logic, then may value yung sinasabi ni Parlade na mag-ingat yung mga kabayan natin, yung mga celebrities, mga hindi ba ba? Mr. Chair, if that are mere words, I will not, we eat that for breakfast. But we look at this in the context of the operations of the NTF-LCAC, of the counter-insurgency operations. Hindi lang ho kasi salita eh. May kasabay na, ano yun eh, military actions, may military operations. And I think the resource persons previously already narrated their experiences na hindi lang simpleng nare-rectag yun. May kasabay yun na surveillance, may kasabay na harassment, nakakasuhan ka. Natural. And that is what we call red-tagging. Not the simple words, but the totality of what is happening now. Now this is more, this is a systematic attack on these organizations that puts their lives in danger, their rights, their liberties also in danger. Kaya ho malaking concern sa amin. Kung salita lang ho yan, wala kaming problema. But it's more than that, Mr. Chair. I think, let us be fair again, hindi naman siguro kakatuwa or hindi naman kakaiba na talagang isusurveillance nga naman ng military ang mga grupong to base nga sa history ng grupo nyo na sila yung more o nagiging member din ng mga terorista. So I think naturalente yung pag-surveillance, naturalente yung ano, ewan ko lang sa harassment. Sabihin na natin totoong harassment na meron, pero hindi natin madedeny na ang katotohanan, yung history nyo nga, may ano, may recruitment from your group papunta sa kaliwa or sa mga terorista. So yun ang kailangan masettle at talagang aaray kayo dahil nga naman, ganun ang trend eh. So masisisi ba natin ang military para isipin yung ganun bagay? I think kailangan i-check ng ni Mr. Teodoro Casiño ang history ng kanilang ano or ng kung ano nangyayari sa samahan nila ng kanilang party list o ng kung anumang grupo ito. Kasi nga, bakit ganun ang trend? Galing sa grupo nila ang nagiging mga terorista. Let's continue. Mr. Chairman, General Speron, yes, before I recognize Secretary Speron, no, napakit ko kanina na si General Corpus at civic si Tagamulila, no, Lieutenant Tagamulila. Yun, talaga masasabi namin, kami as P-Mayors, personal decision nila yun. Mm-hmm. Sarili nila. Pero kami, nung nag-defect sila, we considered them as enemies, ano? Cavaliers but enemies because they became enemies of the state. Mm-hmm. Ang tanong ko is, yung mga na-recruit yung mga members ng makabayan, anak bayan, and so forth and so on, tinusuitan nyo ba sila na? Kasi gobyerno na rin kayo eh. Nakita nyo yung connection? Pareho tayong gobyerno because you became elected officials of the House of Representatives of Congress. So pareho yung situation natin. Mm-hmm. Are you ready to disown or denounce them? Having joined the NPA. But good question. Na lumalaban sa gobyerno. Arm struggle ito. Hindi ito yung laban sa kalye na nakipaglaban-laban sa mga issues. Ito, bakbakan ito. Pumapatay ng mga sundalo. Nag-extort ng pera sa mga may mga negosyo sa mga kanayunan. Pareho tayo. We're on the same boat practically. But what I'm trying to say is kami, immediately when they defected, we consider them as enemies because they became enemies of the state. Now I'd like to ask you point blank. Are you in the same, do you share the same sentiment regarding your members or former members who sabi nga na sumampa doon sa NPA para makipaglaban na gamit ang armas? Ang sagot mo? Mr. Chair, definitely we do not consider them as enemies. What? Do not consider them as enemies. Kasi bukapatay sila ng mga taong gobyerno, ng mga mayors, na they are engaged in rebellion, Mr. Chair. They are conducting or committing an illegal act. But we do not judge them to be enemies. Ang tingin namin, ginawa nila yon because hindi sila nasasapatan. I'm sorry to say this, but I cannot reconcile. Anyway, I will also recognize Secretary Speron. Kahit ako, with all due respect kay Mr. Casiño, hindi ko rin ma-reconcile sa utak ko na hindi mo pa rin silang ituturing na kalaban na pumatay na, nanikil, nagsunog, kung ano-anong masamang gawain, nakapisto, mga patay pa rin ng ating mga sundalo, at hindi pa rin natin kinoconsider na kalaban. Kakatuwa naman yata yun sa aking pandinig. Ewan ko lang sa inyo, guys, comment down below kung ganun din ba ang observation nyo. Kasi parang, for me, something is sus, suspicious, ika nga nila.
Let's continue. Just on those points, Mr. Chair. First, just like we do not consider the members of the MILF or the MNLF as enemies, we also do not consider the members of the CPP and PANDF as enemies. They are revolutionary groups. We may not agree with their program. We may not agree with the way that they are pushing for their agenda. But ang attitude namin sa kanila, i-engage because we recognize that these revolutionary organizations, their struggles are rooted in very legitimate and historical grievances of our people. And para sa akin ho, to simply denounce them as enemies, it closes the door for a healthier engagement. Lalo na ho kami, we are engaged in the many issues that they are also pushing for, land reform, land leases, etc. So nasa ganun situation kami. In any case, Mr. Chair, that is our position. We do not consider them as enemies. We consider them as fellow Filipinos na dapat kausapin. At kung pwede magkaroon ng political settlement, that is good. And if that is what we believe in, then that should be respected. Now, on the issue of recruitment. Okay. I reiterate, Mr. Chair, yung pamumuntok personal na decision yan. Of course, the LFS or anak bayan. Part ho ng task talaga nila is to raise the political consciousness of their constituents. Ayun ang trabaho ng aktivista eh. Talagang palawakin ng kaalaman, mulatin. And part of the reality, no, bahagi ho ng realidad sa ating bansa, may armadong labanan eh. And it is important for an activist to understand, bakit nga ba nagre-rebelde itong mga ito? It's one step before three. Again, wala tayong tutol kung ano yung mga gusto nilang matutunan, yung mga, ang ating mga kabataan, kung gusto nilang matutunan ng communism, okay lang yan, pag-aarala lang naman eh. Yung kung ano man kaisipan, kung ano man ideology, kung ano man yung mga theories, ika nga nila. Pero, pag nasasangkot na ang grupo nyo sa isang bagay na pumapatay na, nagiging kalaban na ng state, ba, magkakaiba na yon. Mag-isip-isip ka na. So, for me, I'm not buying this, ano, parang sumisikip yung kalooban kung naririnig ko yung sinasabi ni Mr. Teodoro Casiño na parang hindi pa rin nila i-denounce kahit ito na yung mga ginagawa nila na mali. Granting, for the sake of argument, let us be fair, ha? Nasabihin natin, may mga legitimate silang problema, yung lupa, pasaho, kung ano mga issues nila, hindi ba madadaan yun sa tamang proseso? At bagamat legitimate ang problema nila, kailangan ba silang suportahan kahit namamaril na sila, kahit nananakit na sila, naninira na silang property? So I don't think na justifiable yun. Bagamat sinasabi niyang hindi sila sumasang-ayon, pero I think kailangan i-denounce ang mga ganong masasamang gawain. Ibibigay ko na lang yun sa description down below, yung pinakabuo niyan. Ngayon, makikita niyo naman dito guys sa tweet, sa YouTube. Tinipe nyo lang yung Senate hearing, red tagging, ayan. Makikita niyo naman dito yung iba't ibang mga opinion nila, yung mga parang highlights. Pero mas maganda kung mapaparod mo ng buo para at least makakuha mo yung buong gist. Pero ito, kunwari, kay Miss Sara Elago, ayan. Nag-speech din siya, si Mr. Carlos Sarate, ayan. Tapos in fairness, ito kay Mr. Nery Culminares, yung kamag-anak ni Angel Locsin. To be fair sa kanya, magaling siyang abogado. Maganda ang kanyang mga rebuttal. So, panoorin nyo rin yun sa kanya para maging balance kayo sa paghusga. Pero, at the end of the day, ang opinion natin dito, kung maririnig yung sa mga simulang sinabi, no, ang target ng mga kaliwa na to or ng mga kalaban o terorista is ang mga aktivista. Ika nga nila, mga woke. So, mag-ingat kayo, guys. Ako, pabor ako kung anong gusto niyo yung pag-aralan, gusto niya yung mga anong bagay na yan, okay lang yan. Basta pag may tinuturo ng kakaiba sa inyo, lumayas-layas na kayo dyan. Lalo na pag lumalaban na kayo sa gobyerno, iba na yan. Iba ang maging critical ka sa gobyerno kaysa sa kalaban ka ng gobyerno. Iba po yung okay lang maging critical ka sa gobyerno, maging mapapuna ka, itanong mo bakit ganito. Pero pag humawa ka na ng armas, kakaiba na yon. So mga magulang, ulit-ulit ko, bantayan nyo po ang inyong mga anak, sa mga kabataan, pagmasdan nyo mabuti yung mga grupo na sinasalihan nyo. Bagamat sa umpisa baka mabuti ang ginagawa, pero pag may kakaiba na kayong nararamdaman o nakikitang parang iba na ang ini-inject sa inyo, please guys, mag-ingat na kayo o kaya lumayos na kayo sa org na to. So guys, comment down below kung ano masasabi nyo, kung sa mga sinabi ni Mr. Teddy Casiño na medyo kontra kayo, mag-comment kayo o kaya pabor din ba kayo sinabi niya. For me, ang opinion ko dito, lalo na kay Senator Pamphilo Lacson, very good, napaka as much as possible, hindi siya bias. At maganda yung tinanong nga ni Mr. Senator Soto, yung tungkol sa pag-iingat.
yun yung essence itong video na to, na parang ito yung pinupush yun to na again, lagi kayong mag-ingat. So that's it for our episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo itong video at i-click the notification bell para updated kayo sa latest happening. So again, see you next time. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyong paggawa, and God bless sa inyo lahat. Bye-bye. Hello. Bye-bye.